Yung sumusunod sa amin. Mamon pa rin, nandiyan sa tabi natin. Alanganin to, alanganin lugar to. Alang sino? Boss, oh. Sila Joshua po, naiwan ko doon. Bakit? Naiwan ko sila doon. Bakit? Ba't naiwan? Mga kapenyo, tirahin na natin itong mainit na isyo ngayon. Pasok, intro! Heyo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today, meron na naman tayong napaka-init na reaction video. Kung kahapon nga lang, napanood nyo yung kay Gio Ong kung saan nainkanto o namulto nga sila ng kanyang pamilya. Hindi natin alam yung lubos na yung totoong nangyari, pero maraming nagko-comment nga sa akin. Sinasabi nila, scripted daw yun. So, wala na akong pakialam doon mga kapenyo kung scripted man ang ginawa ng Ong fam. Basta ako kung ano yung nasaksihan ko sa kanilang video mga kapenyo. Nyo, yun po yung aking ginawa ng reaction. Oh. So, sarili ko pong reaction yun at talagang grabe naman kasi talaga mga kapenyo, isipin nyo, halos katabi na nila, no, talagang dumadaan yung tao na hindi naman tao, no, na kung saan, naniniwala rin ako mga kapenyo sa mga engkanto o multo na siguro nga, baka namulto sila don. Pero sa pagkakataon na ito mga kapenyo, mas malupit itong mapapanood nyo. Dahil ang Ong fam, halos, ha, halos kamuntikan ng ma-hold up dito sa lugar na pinuntahan nila mga kapenyo na kung saan sobrang creepy naman talaga at sobrang nakakatakot. Sa pagkakataon na to, hindi naman multo ang kanilang kalaban dito na kung saan talagang mga tao na talagang ang hirap pagkatiwalaan kasi mga kapenyo kung sakali nga naman na ma-hold up sila, may mga dala silang gamit, tas kasama pa ni Gio mga bata, sobrang hirap po nun. Kaya napakahirap po talaga ng ginagawa ni Gio Ong as a adventure vlogger mga kapenyo. Sobrang sakripisyo ang ginagawa niya dito. At tara mga kapenyo, mas mainam kung sa kanila natin mismo mapapanood. Okay po yun. Tapos walang hinto hanggat di ako huminto, okay? Ha? Ginabi na sila mga kapenyo ha. Alright. Bali mga kapenyo, sabihin ko lang pala, ito po yung continuation nung kahapon na kung saan naengkanto o namulto nga sila. At dito mga kapenyo, alam naman natin lahat na nasa kalagitnaan po sila ng kabundukan. Umalis na po sila doon at ito na po yung continuation yon. Bumiyahin na po sila. Kakasabi ko lang na walang hihinto. Huminto naman agad sila Joshua para magayos ng kamera. Nagkataon na may mga motor na sumusunod sa amin. Madaling araw na at hindi klaro kung anong pakay ng mga to. Madaling araw na pala yun. Mahirap na. Delikado talaga. At may usap-usapan na pala sa lugar na ito. Nadelikado. Sabihin sa unahan. Delikado lang. May sumusunod sa amin. So ito nagdadrive na kami ngayon. Madilim sobra dito sa kinaroroonan namin. May sumusunod sa amin, sobrang ingay ng motor. Tapos nagpatay ng makina. Ngayon pababa. Ako, delikado yan. Sisigawan. Hindi namin, ang ingay ng motor, hindi namin alam kung kamag-anak ba natin to o hindi. Mamen, yun ang pinakamahirap dito sa sitwasyon namin. Minsan, siyempre mga kapenyo, naiintindihan natin si Gio mga kapenyo, no? Ayaw din niyang huminto basta-basta. Kasi ang tawag nga ni Gio sa mga umiidol sa kanila, kamag-anak, na kung saan tayo yon mga kapenyo na mga nanonood, no? Pero sa pagkakataon na ito, alanganin eh, na huminto talaga sila Gio dito. Kasi kita nyo naman mga kapenyo, nakikita nyo naman po siguro, no, sa screen natin kung gaano kadilim yung dinadaanan nila dito. Real talk po yan. Kahit po sino siguro na madayo ka sa isang lugar, kahit man ako siguro madayo ako sa isang lugar na hindi naman ako taga ron, tapos may mga dala akong gamit, may dala akong pera, mag-aalangan din po ako mga kapenyo. Siyempre yung safety mo na uunahin ko. Kahit pa iniidolo mo ko, papa-picture ka or kung ano man yung gusto mo, hindi talaga ako ihinto mga kapenyo. Kasi mamaya may kasama ka palang hold upper, ma-hold up pa kami, di ba? Minsan may mga sumusunod sa amin, minsan may mga bigla na lang sumusulpot na hindi namin alam kung kamag-anak o hindi. Kasi mahirap. Ayun, na, no? Siyempre kami security lang din, safety lang din namin, di ba? Nakita mo kami, sobrang delikado nung daan. Tapos biglang nandoon, magkipaghabulan sila doon. Ayun, binubusin na sila. Group! Sumisigaw. Motor beeping. Sinahan sila. Kompleto tayo! Lima tayo, lima? Mataw sila, oh. Mahabol pa rin to. Kaya nga, eh. Sumingit, pumasok sa convoy? Pumasok sa convoy? Pumasok, convoy.
nila maihinto yung motor. Delikado, sinusundan sila. Sinusundan sila. Uy, gago, inarangan sila. Anong gusto nyo? Huwag nyo kami arangan. Oh? Gago, mga gago to. Pambihira. Naharangan sila. Sobrang delikado yan. Umihinto sila dyan. Ha? La, tatlo na lang daw sila. May naiwan? Yun lang. Huminto na lang sino? Boss, oh. Sila Joshua po, naiwan ko doon. Bakit? Nako po, ta sila kamangga. Ba't naiwan? Tatlo na lang po tayo dito. Ba't naiwan? Balik ka po. Yun ang mahirap dyan. Putik na yan. Sige. Sino babalik? Sige, 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 go. Ayan na yata sila, ayan na sila. Ikot ako, ikot ako. May nag-aabol sa atin. Na yan. Ha? Kaya nga eh, bakit yung nag-aabol? Sige, kuya. Putang ina pa, picture daw. Ngayon, ayun yung sumisigaw. Ha? Oh, putang ina nga, mapapamura ka talaga eh. Picture lang po. Boss, alanganin kasi yung lugar, kaya alanganin din kami huminto. Talagang hindi rin kayo tumigil umabol eh. Baka may madisgrasya sa atin, boss. Sumugal na lang kami huminto rito. Eh, buti may ilaw ng konti. Hindi, kasi hindi namin sure. Hindi naman kami taga rito, boss eh. Pasensya na, nakakatakot pa yung tunog ng motor mo, no? Para kaming inaabol ng ano. Safety lang din namin. Kasi yung taga-chief po yung nagpapicture po sa inyo sa may tulay. Sabi lang po dadaan kayo, kaya po nag-aabang po. Oo. Sige, hindi rin namin. Hindi rin namin ano. Tapo ko yan para makasalito. Oh. Grabe to mga kapengyo, no? Ito yung ano, ito yung mahirap sa mga fans, no? Na kung saan minsan, ito lang masasabi ko, ha? Ito sarili ko opinion to mga kapengyo, ha? Wala sa lugar, eh, no? Tingnan niyo yung reaction, no? Yung mukha ni Gio Ong dito mga kapengyo, no? Parang dismayado siya. Na kung saan, sa alanganing oras, madaling araw, tapos papapicture, tapos saharang-harangin kayo, natural matatakot ka talaga. Tapos kasama mo pa yung pamilya mo, no? Tapos may mga bata kang kasama, which is delikado talaga para huminto. Malay ba ni Gio kung may kasabwat yan na papapicture kunwari, tapos sabay hold up? Diba mga kapengyo? Sobra, grabe naman, diba? Common sense naman dun sa mga umiidolo, no? Dito sa Ong Farm. Eh minsan ilagay din po natin sa lugar. Napakadelikado po nang ginawa nila dito, grabe. Oh, itsura ni Gio dito, parang hindi maipintay yung mukha niya. Hindi natin alam itong lugar, kaya hindi namin alam na anong gagawin, kaya safety lang din namin. Grabe itong mga to. Ayan, inano na lang nila. Natumba kasi yung GoPro namin. Huminto kayo? Oh, inayos ko muna. Sabi ko kasi walang hinto, di ba? Sabi ko sa inyo tuloy-tuloy tayo, di ba? Ngiti ako hinto, yun ang usapan. Diba? Hindi yung magpapaiwan kayo kasi hindi namin alam. Ingat po! Para sa ano rin, safety natin isa't isa. Ano mga kapenyo, kung mapapansin nyo yung mukha ni Gio dito, no, sobrang disappointed siya, sobrang dismayado siya. Kung tawagin nga niya yung mga fans niya, kamag-anak, sobrang kitang-kita naman eh. Kita nyo naman mga kapenyo, kayo mismo, dalawang mata nyo. Oh, nagbay pero hindi na siya nagbabay doon mga kapenyo. Yan ang sinasabi ko, yan ang sinasabi ko. Ang kulit, men. Nagagalit ako ngayon. Oh, diba? Kulit. Nagagalit daw siya. Pag na-discrash, problema pa namin. Pag na-discrash, konsensya pa namin kayo. Totoo. Totoo yan. Kulit. Next time, sabihan namin pag may gumaganyan. Alam nyo, kalalabasan nyo kasi kami, nasa safety kami, ha? Kaya kung gaganyan-ganyan kayo, gaganyan-ganyan yung asta nyo sa kalsada, nagbabala na ako ngayon, ha? Sobrang bilis na natin, tapos biglang tatrapin nila tayo sa harap. Akala nyo, malay ba namin kung talagang yun ang pakay lang ninyo, di ba? Picture lang. Kung kayo nasa kalagayan namin, sige nga, hindi kami tanga, men. Alam namin yung mga ganyan. Totoong kamag-anak, yung totoong Ong Farm, hindi gagawin yun, men. Hindi ka Ong Farm kung ganun ka, hindi ka kamag... Grabe, mga kapengyo, no? Dito, na first time ko makita si Gio Ong na nagagalit siya at sobrang disappointed siya, no? Dito sa mga iilan mga fans nila na kung saan, eh, sobrang delikado, eh. Mga kapengyo, ang dilim pa, no? Tapos dyan pa mismo talaga sila hinarang. Pag-aanak kung ganun kasi wala kang respeto. Wala kang pagpapalaga. Oo, disgrasya kung disgrasya para sa ganun lang.
Kailangan natin i-improve yung isip natin. Upgrade natin yan. Hindi po pwedeng ganyan, mamen. Grasya tayo sa ginagawa nyo, yun lang. Nakarinig ka tuloy, no? Kaya doon sa solid fans ni Gio Ong, no? Na ginagawa yung mga ganito. Diyos ko po, mag-isip-isip po kayo. Halos, yun nga sinasabi ni Gio dito, no? Delikado, mamaya maaksidente sila. O maka-aksidente sila, no? Yun yung mahirap dyan, mga kapenyo. Grasya tayo sa ginagawa nyo, yun lang. Sa ganyan, ano yung instruction ko? Yun ang isang tip ko. Hindi yung ano, sana inundahan mo kami. Diba? Tsaka ka nagsabi niya, kailangan ko uminto, mag-ayos ako ng camera. Nagalit diba? Kasi ang dami na nangyari kanina doon, no? Kung sino ba yung mga yun? Diba? Ako talagang ba yun? Muntik na lang sila makabangga eh. Oo nga, muntik na nga kami. Muntik kami bangga. Ay, nakarangin ba naman eh. Para ang pinisang takbo na namin. Ako anong instruction ko? Sinabi ko sa inyo na sabay-sabay tayo lang tatakbo. Sabay-sabay tayo lang tatakbo. Hindi yung hindi kayo. Wala iba priority. Kung sinabi ko, yun ang mangyayari. Kaya nga ako nauna eh. Lingon ako ng lingon sa inyo kung kumpleto kayo lahat, eh hindi naman ako nag-discrash, ano? Oo. Diba? Kung ganun lang din, kung gusto ninyo na kayo masusunod, kayo mauna, saulihan ako, susunod ako sa inyo. Diba? Mas madali sa akin yun. Hindi yung ganyan na ninyo, kasi kung ano mangyayari natin dito, ako dapat ang nag-aasik natin yan. Tapos busubusunod sa amin na ganun ito. Papidyo, we don't know kung picture ang gusto nun. Kung gusto natin umigot, karapatan natin yun. Protektahan yung sarili natin, karapatan natin yun. At kayo, ilagay nyo sa lugar kasi tao rin kami, mamin. Hindi po pwede na ganyan, lahat haharangan nyo kami sa kalsada, piprinuan nyo kami sa harap. Huwag niyong gawin yun. Hindi all fam yung ganun. Walang kamag-anak na ganun, mamin. Nakita nyo mga kapenyo ha, kung paano magalit si Gio Ong dito. Siyempre, sobrang normal lang yan sa ating mga tao na talagang magalit. Kahit sino talaga magagalit ng ganun mga kapenyo. Isipin nyo nga naman, no? Fans ka, madaling araw, alanganing oras, tas ang dilim pa sa lugar, tas may usap-usapan pa doon sa lugar na yon na nagkakaroon ng hold-upan, sabay haharangin mo pa ng ganon, sumisigaw kayo. Sino ba naman di matatakot talaga doon, di ba? Safety ng pamilya niya yung iniisip niya eh, sabay ganon ng gagawin. Madidismaya kahit sino eh. Hindi tayo ganon. Kalmado tayo, may tamang pagkakataon para dyan. Tama. May tamang pagkakataon, tama. Hindi laging atake ng atake, hindi natin lahat makukuha sa agresibo para kanilang bagay. Madidisgrasya lang tayo kapag ganyan. Alanganing oras, anong kwento, di ba? May ganong sistema, tapos biglang ganong kaingay yung motor na kahit sobrang tarik na nung daanan doon. Alam mo yun, dinaanan mo na kahit kami sobrang tarik na kurbata, high speed kami noon. Di ba? Tapos magpapaiwang kayo para sa ano yun. Ano yun? Not like that, man. Don't do that. Pasensya po. So, tuloy. Pag sinabi, lima-anim tayo, ilan ba tayo? Limang motor tayo, buo tayo. Pag sinabi ko hataw tayo lahat, hindi yung hihinto-hinto kayo. Mahaba pa itong babiyahe natin, madilim pa ito. Hindi natin alam kung anong meron dito. Napunta tayo ng gabi dahil nawalan tayo ng gasolina. Pero sobrang layo ng daan. Diba? Walang ibang mapupuntahan. Okay? So yan mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa naging reaction nga ni Gio Ong na sobrang nairita siya dito sa iilan mga fans nila na kung saan wala sa lugar kung magpapapicture. Sipin nyo nga naman, no? Uulitin ko mga kapenyo, madaling araw, gabi, madilim at usap-usapan sa lugar na yon, may hold-upan. Sabay haharangin kayo ng gano'n na nagsisigaw. Malay ba ni Gio kung may kasama kayong hold-upper? Diba? Totoo naman talaga yon. Kahit naman sino siguro sa atin dito, mga kapenyo na nakakanood. Eh, pagka usapang pamilya na, eh syempre, iingatan mo yung pamilya mo, ipa-priority mo. Totoo yan, mga kapenyo. Kaya yun yung gusto ni Gio, kaya niya sinabihan si Kamanga o si Joshua na wag huminto kasi nga delikado. No, sobrang delikado. Unang-una sa lahat, kita naman natin yung reaction ni Gio, yung mukha niya, talagang halatang kinakabahan na rin siya. Na kung saan kung ano ang mangyari sa kanila, eh talagang sagutin niya lahat 'yan, no? Yun ang masakit kung makalabas pa sila. Eh paano kung doon na sila tuluyan? Eh di wala na sila, 'di ba? So, kumbaga lesson learned 'to, lalong-lalo na sa mga naga-adventure vlog, talagang alam ko naman sobrang hirap ng ginagawa niyo. At talagang sakripisyo para makagawa nga ng content, para mapanood. At doon naman sa mga fans, no, wag, tama yung sinabi ni Gio, wag basta-basta. May mga pagkakataon, may mga panahon na hindi naman iisang araw eh. May mga panahon na makikita nyo pa sila. Pero wag naman sa mga ganyang pangyayari. So ayan mga kapenyo, kung kayo nga ang tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito sa pagkairita ni Gio Ong sa mga kanyang fans? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat-lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita-kita lang tayo sa susunod kong reaction videos.
real. Maybe we should hurry up and seal the deal.